Gustusong plano ng Hong Kong sa Gilas, Pilipinas, hindi umubra kay Coach Tim Cohn. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, palike and share naman po bilang suporta sa ating YouTube channel. Well mga kaibigan, ilang araw na nga lang po simula ngayon ay magsisimula na ang unang laban ng Gilas, Pilipinas kontra sa koponan ng Hong Kong. Ayon sa ating nakuhang source ay namoblema ang team ng Hong Kong sa kanilang lineup na ipantatapat sa Gilas, Pilipinas. Hindi po kasi naging available ang ilang mga player nila na naglaro noon sa FIBA World Cup. Kaya naman ngayon, malaki ang chance natin na makaangat, no, or makaabante dito sa magiging laban kontra sa Hong Kong. May update din na ito nga pong Hong Kong yung nagbabalak umatras sa laban. Pero kung umatras sila, automatically ang mananalo ay Gilas, Pilipinas. Dalawang option lamang yan, naatras sila or lalaban sila kahit hindi okay yung kanilang lineup para sa laban. Well mga kaibigan, at nakikita natin dito and ayon sa ating sources, no, ay strategy ito or tusong plano ng Hong Kong para maging kampante ang Gilas, Pilipinas. Hindi tayo pwede maging kampante dahil alam na po ni Coach Tim Cohn ang ganyang klaseng sistema ng mga player or ng mga coaches, no. Siyempre, professional coach ito si Coach Tim Cohn. Yung mga style na ganyan, sasabihin nila na hindi sila handa, no, hindi kompleto ang line, pero pag nandoon na sa mismong laban, igugulatin tayo. Kaya naman, ayon din kay Coach Tim Cohn, hindi sa kanya oobra yung ganitong mananakot o sasabihin aatras, pero yung pala ay nakahanda naman pala sa laban. Well mga kaibigan, so far so good ang Gilas, Pilipinas natin. Ang lakas ng lineup ngayon, isa tayo sa may pinakamalakas na lineup sa FIBA Asia Qualifiers 2025. And so far so good, 3 times na din nagpa-practice ang ating Gilas team. Magkakaroon din sila ng open door practice na open sa lahat, no, sa February 19 po yan, 2024, sa oras po na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. So magbigay tayo ng suporta and meron din yung magla-live, no, sa Facebook, sa YouTube, amangan po natin. Ngayon po, no, balikan natin yung sinasabing lineup nga po ng Hong Kong na talagang hindi uobra sa Gilas, Pilipinas. So, well mga kaibigan, kung titignan nyo naman, limited din yung matatangkad na player ng Hong Kong. Kung ikukumpara sa Gilas, Pilipinas, which is marami tayong matatangkad na player. Nandiyan si Kai Soto, si John Mar Fajardo, nandiyan si Japet Aguilar, no. Kung sakasakali nga, no, dapat sinama rin si Justin Balasar, no, para reserve player. Pero kasi may issue doon, kaya hindi na po siya isinama ni Coach Tim Cohn, no. Ayaw na natin magkagulo or magkaroon ng misunderstanding ang mga Gilas player, kaya okay na yan. Mas kamay din ni Coach Tim Cohn itong si Japet Aguilar. Well mga kaibigan, kung titignan nyo sa Gilas, Pilipinas, ngayon talaga si Justin Brownlee at itong si Junmar Fajardo, Kai Soto, Kevin Kimbao, yung mga tandem na inaasahan natin na magsasama, no, doon nga po sa laban. Well, kung titignan nyo rin yung sistema sinasabi natin, pwedeng ipatupad dito ni Coach Tim Cohn yung sistema niya or sistema ni Scotty na hindi pinagsasabay yung dalawang big man, which is sa Barangay Ginebra naging effective naman yun, no. Kaya titignan talaga natin yung matindi at big adjustment ng Gilas, Pilipinas, depende sa lineup ng Hong Kong. Mga kaibigan, patuloy ko po kayong update and please wag na wag pong kakalimutan mag-like and subscribe bilang suporta po sa ating YouTube channel.